guys, good morning. Daw morning po sa lahat. So my name po, Louis Aldas Jr. Dati po akong estudyante. Andito ako ngayon para i-share sa inyo kung ano yung naging journey ko sa ganitong negosyo, which is yung network marketing. And syempre, paano ako nadala dito sa grupo ng UEI or Ultimate Eagle International. So name ko po, Louis Aldas Jr. Sabi ko nga sa inyo, dati akong estudyante from Bacolod City. Okay, nag-start ako sa ganitong negosyo at the age of 16. Magse-17 ako noon. So, paano ba ako napunta dito sa Maynila? Dahil po yan sa aking pinakapoging kapatid na si Upline Sunny Boy Aldas. Maraming salamat po, Upline Sunny Boy, kasi dinala mo ako sa ganitong opportunity at nakilala ko yung grupo ng UEI. Alright, so guys, galing ng probinsya, sabi ng kapatid ko, mag-aaral ng college, punta ng Maynila. And good news, kasi nung nandito na ako sa Maynila, sabi niya sa akin, Louie, bago pa mag-college, tingnan mo muna yung negosyo na ginagawa ko. And doon guys, naintindihan ko po yung network marketing. To cut the long story short, nag-full-time ako, ginawa ko ng seryoso, and talagang maraming adjustment. Tama, marami kang babaguhin, marami kang mga kailangang ayusin din sa sarili mo. Kasi bakit ako po, nasanay po ako na marami akong ginagawa na mga katulad ng mga ginagawa ng mga typical na estudyante, typical ng mga kabataan, diba? Yung mga hilig na basketball, mga hilig na mga anime, yun yung mga nakasanayan ko nung nasa probinsya ako. And then nung nag full time ako guys, malaking adjustment yung ginawa ko. Kasi imaginein mo, may mga nakasanayan kang gawin tapos bigla na lang ititigil mo. So yun yung isa sa pinakamahirap na part. Pero kailangan natin kasing gawin kahit anong mangyari. Kasi kung hindi mo gagawin, kung wala kang babaguhin sa mga nakasanayan mo, sa mga hobbies mo, malabo talaga na magbabago din yung resulta mo. Yun yung naintindihan ko, kaya dinisiplina ko rin yung sarili ko. Okay? 1 year pa bago ako nagseryoso. Diba? 1 year pa bago ko na-realize na kailangan ko na magseryoso sa ganitong negosyo. So, maraming oras na nasayang. Tama. Isang taon nag-relax, isang taon na pabanjing-banjing lang, isang taon na patulog-tulog lang, no? So, yun po yung pagsimula ko, which is na hindi siya mabilis. Kasi ako po sa ganitong negosyo, nag-start as bata. So, syempre, ang mindset, di ba, hindi pa naman ganun talaga ka business-minded. Ano ba yung na-expect mo sa 16 years old, 17 years old? Tama po. Pero hindi naman lahat. Okay? And guys, nagseryoso ako nung ika-second year ko na. Ang ginawa ko, sabi ko nga sa inyo, high school graduate lang ako, hindi po ako ganun ka-confident na makipag-usap sa mga tao, hindi ako ganun ka-confident na mag-explain ng negosyo, pero dahil po yan sa sistema ng UEI, kasi yung sistema ng UEI, pang-masa or pang-kalahatan, na hindi mo kailangan na may natapos ka, hindi mo kailangan na sobrang galing mo, hindi ganun eh, kasi bakit kami, hindi kami nag-start na sobrang galing. Tama, ginaya lang namin, ginawa lang namin, pinag-aralan na namin yung sistema ng UEI. And guys, nung nalaman ko na yung kailangan kong gawin, nung napag-aralan ko na, in-apply ko siya everyday. Ginawa ko po, sistema ng UEI, 5 Fingers of Network Marketing. To cut the long story short, after 2 years na ginawa ko ng seryoso, di ba? Hataw talaga. Alam mo yung pag sinabi mong hataw, wala kang oras na sinasayang. Minamaximize mo yung oras mo, araw, gabi, di ba? Kailangan yung mindset mo, hindi pwede na mabilis kang ma-defocus. Kasi lalo na sa ginagawa natin, mabilis tayong maraming mga distractions, tama po. So ayun guys, nung sineryoso ko siya, 2 years straight na hataw, nahit ko po yung 1 million income doing Facebook marketing, doing UEI system. Okay, and then after 3 years, nakapagpalabas po ako ng sasakyan, okay, Mazda 2. Ayan po siya, tingnan nyo. Yan, nalabas ko po yan sa... Dahil din po sa sistema ng UEI, dahil din po sa napakagandang sistema ng UEI na ang kailangan mo lang talaga gawin is sumabay. Ang kailangan mo lang talaga gawin is kailangan pag-aralan mo rin siya. Kasi bakit? Ako po personally, hindi ko po alam nung nag-start ako paano ba talaga mag-handle ng tao, paano mag-handle ng grupo, paano mag-handle ng mga mas matanda sa'yo. Diba? Which is na sobrang thankful kasi ang trainings kasi dito sa grupo natin, kompleto. Tama. Mapabata ka man, may edad ka man, okay lang. Walang pinipili yung sistema na ginagawa natin. Okay, nagkakatalo na lang kung gaano ka ba ka talaga
kaseryoso na mapag-aralan kung gaano ka ba kaseryoso na talagang ma-master, makopya yung sistema na ginagawa natin. Okay? And then guys, ayun, nakabuild din po ako ng grupo. Maraming salamat dahil nabuild ko po yung Captains Overtake Success International. In short, mas kilala sa grupo ng COSI Family. Okay, so yun po yung ano, yun po yung na-build kong grupo, yun po yung mga nakilala ko sa online. Ako guys, sa mga nagsisimula, no? Sa mga nagsisimula, ako po, lahat po ng mga na-invite ko dito is hindi ko po kilala. Okay, lahat po ng mga naging members ko, mga naging grupo ko, nung una hindi ko po yan kilala. Totally strangers po yan sila. Tama, kasi bakit? Lahat ng mga in-invite ko ng mga kakilala ko, na-reject lang ako. Lahat ng mga kaklase ko na inoperan ko rin ng negosyo, talagang na-reject lang din nila ako. Sabi nila, bakit ka pa nag-network marketing? Diba, dapat nag-aral tayo eh. Kasi ito yung ginagawa, ito yung nakasanayan. Ito yung dapat natin gawin. Lahat ng mga kaibigan ko na na-operan ko rin ng business, ng negosyo na ganito, hindi rin po sila sumali. Tama, hindi sila sumali. Kasi bakit yung dahilan nila? Siyempre, ano ba yung sabi sa atin? Diba? Mag-aral, diba? Para makapaganap tayo ng trabaho, para pag nakapaganap tayo ng trabaho, is magiging maganda na yung buhay natin. Which is na, yun din yung naka-mindset halos sa karamihan ng mga nanonood. And guys, ako, maaga ko lang din na-realize. Diba? Kasi sobrang thankful ko rin kasi meron akong kapatid din na nag-explain sa akin ng paliwanag, nagpakita ng realidad. Kasi imagine mo, si apply yung Sunny Boy for 7 years naging manager, wala namang nangyari sa kanya. Pero sa ganitong networking, di ba, at sobrang exit lang ng panahon, nakuha niya rin yung mga pangarap niya. Which is na ako, nag-shortcut lang din ako. Tama? Nag-shortcut lang din ako, dumiretso na ako dito sa pagnenegosyo. And sabi ko nga sa inyo guys, marami kayo ditong maririnig sa mga mahal nyo sa buhay, pamilya nyo, kaibigan mo, di ba? Akala mo yung mga taong magsusupport sa'yo, yun pala yung magre-reject sa'yo. Yung mga taong akala mo yung susuportahan ka, yun pala yung magda-down sa'yo. Which is normal. Okay? Kasi bakit? Hindi, ayaw man din nilang mapahamak eh. Kasi bakit? Unang-una, hindi naman kasi nila naiintindihan yung negosyo na ginagawa natin. Which is na iba yung pagkaintindi mo sa pagkaintindi nila. Kaya kailangan mo nang gawin, intindihin sila. Kasi bakit? Pag nagpa-apekto ka, di ba? Pag nasaktan ka, nagdrama ka pa, guys, wala kang mapapala. Lalo na sa ginagawa natin. Kailangan, sa ganitong negosyo, mabilis kang makamove on sa mga bagay-bagay na narinig mo, sa mga nakikita mo, sa mga pinaparamdam sa'yo ng mga kausap mo. Lalo na kung negative yung pinaparamdam nila, no? Kailangan mabilis ka din makamove on. Kasi bakit? Never ka makakamove forward pag hindi ka nakaka-move on. Diba? Alam mo yung tipong last week pa, ganun yung sinabi sa'yo, pero talagang nandiyan pa rin sa utak mo. Guys, kailangan makamove on na kaagad. Which is na yun yung na-master ko rin sa ganitong negosyo. Kasi ako, pag may narinig na ako na hindi maganda yung sinabi sa negosyo na ginagawa natin, di ba? Hindi maganda yung feedback sa negosyo na ginagawa natin, hindi na natin yung kailangan personalin. Tama. Hindi na natin kailangan pansinin. Hindi na natin kailangan seryosohin. Ang kailangan natin gawin, move tayo sa next. Tama ba? Kasi marami talaga dito magda-down sa'yo eh. Marami dito yung marami kang ma-experience. Diba? Marami kang ma-experience na hindi mo pa na-experience dati nung hindi ka pa ng network marketing. Marami kang ma-experience na macha-challenge ka. Na doon ka rin matetest. And para sa akin, yung challenges na yan, yung mga problems na yan na dumarating sa'yo, sa atin, naka-design lang yan para mas lalo tayong mag-grow, para mas lalo tayong mag-improve, para mas lalo tayong maging leaders sa ginagawa natin. Kasi bakit? Experience is the best teacher, di ba? The more na marami kang experience, the more na marami kang pinagdadaanan, the more na marami kang nilalagpasan ng mga challenges, naniniwala ako, dyan ka magmamature sa ginagawa mo. Alright? Kaya kung ikaw, yeah, bago ka ngayon, kung bago ka ngayon and ikaw nakaka-relate ka sa akin, kung ikaw teenager ka pa lang, di ba, bagong full-timer ka, or bagong join ka, nasa ibang bansa ka ngayon, guys, kailangan pag-aralan nyo ng mabuti yung negosyo. Okay, lahat ng trainings pinoprovide nila ng UEI, Ultimate Eagle International. Sobrang thankful natin kasi nandito tayo sa grupo na to. And sobrang pasalamat din natin kasi dumating sa atin yung DAO Elevate. Which is na ito yung isa sa magiging pinaka
malaking network marketing company sa buong Pilipinas and soon magiging buong mundo. Diba? Kaya guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, sa mga bago, sa lahat ng mga medyo luma na, diba? Guys, lalo na ikaw, magseryoso ka na. Diba? Kung ikaw medyo natagalan ka na, o ikaw parang akala mo na pag-iwanan ka na, which is hindi mo kailangan manghina. Tama. Kasi bakit? May kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong timeline. Baka yung sa'yo, naantay pa talaga kung kailan ka mag-improve, no? Baka may mga kailangan pang baguhin sa mga ginagawa mo, sa attitude mo, na yun na lang yung tulang para mas lalo mong makuha yung pangarap mo. Na yung kailangan mong gawin is kailangan observe. Observe ka sa sarili mo na baka dito ako mag-adjust o dito yung improve ko. Kasi ako naniniwala, ako yung sistema na ginagawa natin, kaya-kaya mo gawin. Ikaw na nanonood ngayon, hindi yung katabi mo, ikaw. Guys, alam ko, naniniwala ko 100% kung anong nagagawa namin, kung anong na-achieve namin, naniniwala ako kayang-kaya mo rin. Baka masobra pa. Kaso nga lang minsan, pinipigilan lang tayo ng katamaran or yung mga bad habits natin, diba? Yung time management natin, hindi natin na ma-maximize yung oras na kailangan obserbahan mo sa sarili mo saan ka mahina, saan ka kulang, saan ka malakas. Diba? Kailangan kilalanin mo sarili mo sa ginagawa natin para at least mas maaga ma-realize mo, mas maaga mabago mo, at mas maaga mo rin ma-improve yung sarili mo. Pag na-improve mo yung sarili mo, sigurado ako guys, susunod yung resulta sa'yo. Kaya sa lahat ng mga nandyan ngayon, ng mga nanonood, laban lang, diba? Atakoy mo lang ng todo, sipagan mo pa sa ginagawa mo. Kasi ako naniniwala ako, pag ikaw nagseryoso, pag lumabas yung potential mo, pag lumabas yung galing mo, sipag mo sa ginagawa natin dito sa Dow Elevate, samahan mo pa ng UEI system na sobrang dami na pong kumita, sobrang dami na pong natulungan, sobrang dami na pong naturuan para maging leader at nakuha nila yung mga pangarap nila. Guys, ikaw na yung next. Ang tanong kasi doon, kailan ka magseseryoso? Ang tanong kasi doon, kailan ka magsisipag? Huwag mong antayin na yung katabi mo yayaman bago ka magsipag. Guys, ang goal natin dito, lahat tayo yayaman. Katabi mo, kailangan yumaman. Alam ko gustong yumaman yan. Diba? Ikaw, alam ko gustong ring yumaman. Ang tanong nga lang doon, kailan ka magsiseryoso? Kailan mo itutodo? Kailan mo ilalabas yung potential mo? Guys, ilabas mo na yan habang maaga pa. Guys, as soon as possible, baguhin mo yung mga kailangang baguhin. As soon as possible, i-improve mo yung dapat i-improve. Kasi ako naniniwala ko, as soon as possible din, makukuha at makukuha mo yung pangarap mo. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, sa mga kabataan na nandyan ngayon, guys, maging inspirasyon. Sana maging inspirasyon to sa inyo. Sana maging inspirasyon to para mas lalo tayong mag-improve, mag-seryoso sa ginagawa natin. Para darating yung time, kung ikaw nanonood ka pala ngayon, darating yung time, ikaw na rin yung nagsasalita. Kasi bakit? Ako po. Personally, nung nag-start ako, sabi ko lang din sa sarili ko, next time, darating yung time, ako na rin yung nagsasalita, darating yung time, ako na rin yung magiging inspirasyon sa karamihan, which is nangyayari na po siya ngayon. Ibig sabihin lang, kung nakaya ko, kaya mo rin. Kung nakaya ko ulit, kayang-kaya mo rin. Kaya huwag kang susuko sa pangarap mo, huwag kang susuko sa journey mo dito sa Dow Elevate. Darating yung time, ikaw na rin magiging inspirasyon sa maraming kabataan, sa maraming OFW, sa maraming mga nangangarap dito sa ating community. Maraming salamat po sa UEI System, Dow Elevate, and syempre sa ating CEO, upline Robert T. De La Vina. Maraming salamat. And sa lahat po ng mga uplines na nag-guide sa amin, sa lahat po ng mga uplines na tinuruan kami kung paano magpalaki ng grupo, paano makuha yung pangarap dito sa negosyo na ginagawa natin. Maraming salamat po sa mga uplines, sa mga mentors namin na nag-guide, bakit kami nakabuild ng grupo, and bakit po nabuild yung grupo ko, COSI Family. Guys, sa lahat po ng mga leaders ng COSI Family, sa lahat po ng mga full-timers, sa lahat po ng mga top leaders, V6, Directors Club, sa lahat po ng mga OFW leaders namin and local leaders namin, maraming salamat po. God bless and more power.